Magkasama ang pinahayag ng Japan at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong Linggo, December 17 ang napagkasundo ang planong palakasin ang dialogo at kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa karagatan. Isusulong rin umano ng mga ito ang Maritime Order batis sa pangapanuntunan ng batas kabilang na ang kalayaan at kaligtasan ng nabigasyon at overflight, gayon din ang walang hadlang na komersyo. Ginawa ng Japan at ASEAN leaders ang mga pahayag pagkatapos ng idinaos na summit sa Tokyo at sa gitna ng panlalo pang tumatatag na paninindigan ng China kaugnay ng pag-angkin nito sa South China Sea na isang vital trade corridor. Nagdulot naman ng matinding tensyon sa mga bansa sa rehiyon maging sa Estados Unidos na isang malapit na kaalyado ng Japan nang tumataas ang deployment ng Chinese vessels sa pinagtatalunang lugar. Sabado, nang i-anunsyo ng Japan na palalalimin nito ang ugnayan sa Malaysia at bibigay sa bansa ng halagang $2.8 million o 156.3 million pesos para sa warning at surveillance equipment ng bansa. Noong nakaraang buwan, nakipagkasundo ito sa Pilipinas na tutulungan ng bansa na bumili ng mga sasakyang pandagat ng Coast Guard, gayon din ang pagsusupply ng radar system. Nagpahayag rin ng Japan ang pagkabahala noong Linggo hinggil sa umano yung mapanganib ng mga aksyon kasunod ng pinakabagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China lunsod ng insidente ng banggaan at water cannon shootings sa Flashpoint Reef. Axis Salema, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan.